Pagi sa paghunir sa banwa, tanang puwersa agaburnyugan, ABS-CBN Palawan, sa serbisyo iang mga Pilipino. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dalawang barangay sa bayan ng Roas na pag-alamang may kaso na rin ng Mango Papuigo, mga nagtitinda ng mangga na babahala. Isang political science professor tinawag na malaking kalokohan at pansariling interes lamang ng mga congressman ang ginawang bersyon ng federalismo. Manalo Street, panukalang ipasok sa ruta ng ilang pampasaherong multicab at jeep. Gamay sa turismo at mga kolorum na van, pinapayagan nga bang makapasok sa terminal? PNP nagpaalala na huwag tangkilikin ang mga ipinagbabawal na paputok. At ano sa kuinon ang dadaan at titigil? Alamin sa homework. Mula sa ABS-CBN Palawan News Center, narito na ang TV Patrol Palawan! Maigapon Palawan, tinututukan raw po ngayon ng local government unit ng bayan ng Rojas na masog po ang Mango Papuigo bago pa ito kumalat sa mga manggahan sa Northern Palawan. Nagpapatrol si Rex Ruta. Mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng Department of Agriculture sa pagpasok at paglabas ng mangga sa norte ng Palawan. Pinaka-iniiwasan ay mapeste ng sakit ng Mango Papuigo ang mga puno na nagbibigay ng maayos na bunga ng mangga sa probinsya. Pero nito lang unang quarter ng taon na diskubre ang mga infested na puno sa Barangay Magara at Nicanor Zabala sa bayan ng Rojas na nasundan pa ng panibagong kaso nitong Setyembre, kaya agad na ginawa ng paraan para hindi na kumalat pa ang peste. May mga in-institute naman na measures para ma-contain itong palpuibil na ito. Na-inform din namin yung Bureau of Plant Industry tungkol sa sitwasyon. Actually, kasama namin sila sa pag-address nung issue na ito ng pagpasok ng palpability. Laking panghihinayang man ni Mang Romeo na hindi napakinabangan ang tiklis-tiklis na bunga ng mangga ngayong taon, wala silang magagawa kundi sundin kung ano ang tamang gawin. Ipinalibing kasi sa lupa ang mga bunga ng mangga. Pinaputol ang ilang puno at may iba na nagamot sa pamamagitan ng ginamit na spray at pagbabawas ng sanga. Wala talaga kami kasi naka namin na makapabinta kami, hindi kami makapabinta kasi may black bags siya. Isprayan nila pagka tapos yung iba binaon sa lupa, hinukayan. Itong malaki, ito lang pinutol nila. Tapos yung doon sa bahay, inisprayan nila yun ng pangkuhan talaga. Tapos yung doon sa taas, inakya talaga bago iputulan yung sanga niya. Agad ding nagsagawa ng information education campaign ang lokal na pamahalaan. Kinailangan daw kasing maalerto ang may mga taniman ng mangga na posibleng atakihin din ng palpuigil at fruit flies. Patuloy din ang monitoring sa malalaking lupa na ang mga tanim ay mangga. Pero suspecha nila na ang kakulangan sa paghihigpit sa pagsita sa checkpoint ang dahilan kaya nakapasok sa norte ang sakit ng mangga sa Palawan. Doon sa Kanampirto, bakit nagkaroon ng black bag na yan? Gulat nga kami nung paghiwa-iwa namin. Pero mayroong hiwa-iwa namin, kwan pa lang siya, parang itlog pa lang. Ito kasing kwan, sir, ang palpuigil na ito ay napakalapit lang nung kayang lipa rin. So ang mode of transmission nito, ang tingin namin ay through human contact or yung sila mismo ang nagdadala doon sa mga areas. Siguro pinalusot nila sa checkpoint natin. Taong 1987 ang madiskubre ang Mango Papuigo sa sur ng Palawan na hinihinalang galing sa bansang Malaysia. Hindi ito makikita sa labas ng mangga, kundi sa loob ng bunga nagpaparami. Dahil sa pagkalat ng weevil ay dumadaan sa quarantine ng mga mangga na mahigpit na binabantay hindi makapasok sa norte ng Palawan. Rex Ruta, ABS-CBN News.
Baba na po ngayon ng mga negosyante ng mangga sa bahay ng Rojas na maapektuhan ng kanilang benta matapos na mapabalita na kumalat na sa bayan ni ito pong Mango Pop Weevil. Nagpapatrol Sir Extruda. Tuwing Mayo at Disyembre lang umano nagkakalaman ng panindang mangga ang mga fruit stand sa bayan ng Rojas. Iaasa lang kasi sa mapuproduce na mangga mula sa managsusupply na may taniman sa bayan. Hirap daw kasing makaangkat mula sa Puerto Princesa, sur ng Palawan at maging sa ibang probinsya. Hindi raw kasi ito pinapayagan para hindi mahawa ng Mango Pulp Weevil ang mangga sa norte. 4,000 piso ang multa sa sinumang lalabag si tinakdang ordinansa. Hirap sir kung katulad niyan, Iloilo pwede idaan na mayroong Iloilo to dyan sa El Nido, doon mo kukunin yung mangga. Pero galing Iloilo to Rojas, wala po talaga. Mahirap po talaga. Kasi doon nang bagsak talaga Puerto eh. So pagdating ng Puerto, kahit sabi nating galing Guimaras yun, basta bumaba ng Puerto, bawal talaga. Mas ikinababahala lang ng gaya ni Michael na dekada nang nagtitinda sa prutasan na dahil sa paglusot ng peste ng mangga sa kanilang bayan ay maapektuhan palalo ang kanilang negosyo. Kabawasan na raw sa kita ay maaring pati sila ay mahirapan na rin na mag-export ng mangga sa labas ng bayan. Pero siyempre, sa mangga pa lang, ang dami naghanap ng mangga dito. Eh paano kung puro lahat na lang, puro may apektado lahat ng mangga, eh saan tayo kukuha ng produkto? Wala na, so dapat kailangan talaga, pag bawal, bawal talaga. Ito rin ang ayaw na mangyari ng Municipal Agriculture Office, kaya naglaan ng pondo para mas maging mabilis ang pagpapakalat ng impormasyon para mapangalagaan ang kanilang tanim na punong mangga. May grupo na rin nag-iikot katuwang ang Bureau of Plant Industry o BPI para magturo ng paraan para hindi kapitan ng peste ang mga pananim. Patuloy na nagkakandak ng fruit sampling ng mango. Ano? So, pangalawa, ay in-advise namin yung mga mango growers namin na hindi kami mag-i-issue sa kanila ng shipping permits para ilabas sa munisipyo ng Rojas. Kung may pagpapatuloy lang umano ang center pruning sa mga puno, mahihirapan daw na makapasok ang mga peste. Kinakailangan din umano ang palagiang pag-spray ng pesticide, pagpapausok sa mga puno at pagpapanatili ng kalinisan sa paligid ng mga tanim. At dapat isagawa rin ang bagging o pagbabalot sa bunga para siguradong hindi ito papasukin ng peste. Rex Ruta, ABS-CBN News. Iginit po ng isang political science professor na isang malaking kalokohan ang isinusulong na charter change ngayon sa ating Kongreso. Nagpapatrol si Diana Lat. Inaprubahan na ng Kongreso noong Martes ang kanilang bersyon ng Draft Federal Charter o ang magiging bagong konstitusyon ng Pilipinas oras na ipatupad ang federalismo. Ilan sa mga laman ng Philippine Constitution ang binago, tulad na lang ng pagtanggal sa pagban ng political dynasty, pagdagdag sa termino ng mga congressman at local officials kung saan magiging 4 na taon na ito at walang limitasyon ang re-election. Magkakaroon na rin ng 2 political party ang bansa na isusubsidiya ng pamahalaan. Pero para sa isang political science professor, isang malaking kalokohan ang bersyon ng Kongreso dahil puro lang daw ito sa sariling kapakanan ng mga politiko. Ang daming pagbabagong ginawa ang ating Kongreso. So mapapansin natin na namayali na naman yung interest over the interest of the government. No? Namayali na naman yung interest ng mga politiko. Unang-una yung pagtanggal nila sa anti-dynasty. Tapos yung pagtanggal nila doon sa term limits. At pagdagdag pa sa kanilang termino from 3 years, magiging 4 years. Ang mismong itinalaga pangaraw ng Pangulo na gumawa ng Federal Constitution na Consultative Committee ay tinawag na bogus ang bersyon ng Kongreso. Sinabi ni Chief Justice, former Chief Justice Puno, na ito isang malaking kalokohan na maaaring ipakapahamak ng ating bansa. This version will be a disaster to our democracy. They did not create a federal government. There is no federalism here. But they It's provided a bogus federalism. Bukas naman daw si Professor De Leon sa pagbabago, lalo na kung magiging daan ito sa pag-unlad ng bansa.
Pero sa nangyayari sa Kongreso, tila mali umano ang mga taong nailagay na magmaneho. Parang yung bihikulang ginagamit o gustong gamitin ng ating presidente, no? Ay ibang klaseng driver ang nagmamaneho. Kung ito ay kotse, ang pinagmaneho niya mga kalesa driver o nagmamaneho ng kalesa o pedicab driver. Kung saan nila gustong pumunta. Kung saan lang nila, saan sila mas kikita. Saan sila mas makikinabang. Yan ang kasalukuyang form ng federalismo o draft chapter na ginawa ng ating lower house. Kaya't naniniwala ito na sa pagdating sa Senado, dead on arrival na ang bersyon ng Kongreso. Mungkahi pa nito, dapat hindi ang mga nasa taas ang magdidikta ng nilalaman ng konstitusyon, kundi dapat konsultahin at alamin kung ano ang gusto ng mga tao. Dapat magsimula sa root, sa pinakamababang posisyon o mga grupo ng mamamayan ng mga tao. At kung ano yung pinakamaraming kagustuhan ng nasa baba, dapat yun ang sinusundan ng nasa taas. Tayo ang sovereign power eh, hindi sila. Utusan natin sila. Tayo ang dapat boss dito. Kaya kung anong kagustuhan ng mass base, yun ang iakyat. Hati naman ang opinion ng mga Palawenyo ukol dito. Sa federalism, okay ako doon. Pero yung sa term, siguro okay lang din yun kung yung government official natin is okay din yung pamumuno nila. They can mag-re-elect na mag-re-elect. Magkakapamilya na sila eh. Sila na may kapangyarihan na yung influensya. Parang kanya-kanya, silang lahat na yung mayroong influensya. Parang hindi na ayos yun, ma'am. Ay, hindi po ako pabor, ma'am, kung papayagan yung political dynasty. Kasi kung political dynasty, ma'am, sila lang po ang makano eh. Yung kumbaga, pamilya lang nila. Dapat yung iba, pagbigyan din na sila mamuno. Siguro po, ma'am, okay din po kung tuloy-tuloy kasi kung maganda rin po yung pagpapatakbo sa gobyerno po. Siguro po ma-okay din po yun. Para sa akin, nasa tao lang naman yan. Kung maayos naman yung pamumuno nila, why not? Iboto natin ulit. Then kung hindi naman maayos yung pamumuno nila, nasa sa atin din yun kung hindi natin sila iboboto. Sa Palawan, hindi nakaboto si 3rd District Congressman Gil Acosta dahil naka-medical leave. Hindi naman nagbigay ng sagot si 1st District Congressman Chicoy Alvarez kung ano ang naging boto nito sa draft charter. At tanging si 2nd District Congressman Eric Abueg ang nagpahayag na sumang-ayon ito sa panukala. Sinubukan ng news team na kunan ng pahayag si Congressman Abueg ukol sa pahayag ni dating Chief Justice Puno na bogus ang kanilang bersyon ng federal charter. Pero tumanggi na itong magbigay ng komento. Diana Lat, ABS-CBN News. Nakatanggap na rin po ng relocation, ito pong mga residente na nakatira malapit sa Lawa sa Barangay Santa Lourdes. Nagpapatrol, Dan Lam. Aminado si Reeve na isa ito sa mga nagmatigas noon na umalis sa kanilang tahanan malapit sa Lawa ng Barangay Santa Lourdes. Ang Lawa na idineklara na kontaminado ng mercury na nakakalason sa dugo at katawan ng tao. Okay po kasi meron namang relocation na ibinigay ng city. So, okay na po. Ngayong malinaw nang mabibigyan sila ng relocation, ay pumunta na sila sa opisina ng City Housing para tanggapin ang kanilang relocation. Hindi kasi kami maka-decide, ma'am, kasi po meron kasing tumatayo sa amin na parang leader ng grupo namin. So, ang hirap mag-decide, baka sabihin may parang nag-bypass kami sa kanila. Iniutos sa City Housing ang pagbibigay ng relocation sa mga tahanang sakop ng 20 meters na layo mula sa Lawa. Masyadong delikado sa kalusugan ng mga tao, lalo na sa mga bata. Kaya naging action dito ng national government ay umugnay sa local government para matulungan ang mga tao na nakatira doon, lalo na doon sa 20 meters strip mula doon sa lagoon na maidipat ng kanilang lugar na titirahan. 10 ang nabigyan ng house and lot, habang 6 ang nabigyan ng lote sa Barangay Mangingisda at 7 ang nabigyan ng lote sa Barangay Siksikan. Sa kabuuan, 23 pamilya na ang nakakuha ng kanilang relocation. Sa totoo lang ay sinuluhatan na namin sila at nag-conduct na ng tripping doon sa area, pero hindi interesado yung iba na apektado dito sa pinag-uusapan nating mercury contaminated na lugar. Hindi sila nagtuloy ng pag-avail ng may housing unit.
Pero sa ngayon, sa kasalukuyan ay parang narito ang ilan sa kanila na sinulatan namin at mayroon na silang willingness na i-avail. Posible naman na sa Enero o Pebrero ay ita-turnover na sa city government ang pangangasiwa sa Lawa. Diana Lat, ABS-CBN News. Nagpaalala po ngayon ng PNP na huwag bumili ng mga ipinagbabawal na paputok. Nagpapatrol si Artie Cabrestante. Ilang araw na lamang ay magpapasko at magbabagong taon na. Kaya naman naghahabol na rin ang mga dealer na makabenta ng kanilang tindang paputok. Sa likod ng City Coliseum nakapwesto ang mga nagtitinda ng paputok. Sa ngayon, isa pa lamang ang nakapag-display matapos makumpleto ang requirements. So ang license ko ng krami is December 7. So, napakarami. Dapat is total ban ngayon napagbigyan pa ulit. Nagpaalala naman ng Philippine National Police sa mga bibili na mahigpit na pinagbabawal ang ilang uri ng paputok, kabilang ang Watusi, Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Bosa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke Incan, Atomic Bomb, Five Star, Pla Pla, Giant Whistle Bomb at Kabasi. Executive order na pinalabas ang ating Pangulo at yun nga ho ay striktong ipapatupad ng ating opisina. At sa ngayon nga ho, yung pinag-iingat natin yung mga bawal na kung saan alam naman ito na dapat talaga hindi ito gawin. Dagdag ng PNP, may tinalaga lamang din na pwesto sa mga nais magpaputok o firecracker zone. Ito pong firecracker zone, base doon sa EO, ay meron pong designated area na itatalaga yung ating bawat barangay. At the same time, yung ating local government unit na kung saan gagamitin po yung mga paputok, yung pong mga hindi pinagbabawal na paputok. Nagbabala rin ang PNP sa mga magtitinda ng pinagbabawal na paputok. Doon sa order ng ating Pangulo, ang i-monitor sila. So meron din po silang karapatang parusa na nakalaan sa kanila kapag sila ay nag-violate at nagbenta nga ho ng mga pinagbabawal. Ayon naman sa mga dealer, hindi rin naman sila nagbebenta ng mga pinagbabawal. Kasi sa akin, wala kayong makikita niyan eh. Laban ako ng halwatan, wala kayong makikita ng bawal sa akin. Pag may violation ka, damay-damay. Sunod na lang? Sunod na lang. Wala namang masama sa sumunod eh. Magsasagawa naman ng sunod-sunod na inspeksyon ng PNP katuwang ang Bureau of Fire Protection sa mga tindahan ng paputok. Artie Cabrestante, ABS-CBN News. Pinag-aralan po ngayon sa Port of Princesa City Council ang posibilidad na isama sa ruta ng mga multi-cab at jeep. Ito pong Manalo Street. Nagpapatrol si Artie Cabrestante. Kasama sa nirekomenda ngayon ng City Traffic ang pagkakaroon ng ruta sa Manalo Street ng mga jeepney at multicab. Bukod sa nakasanayang ruta na Rizal Avenue at Malvar Street, ito rin ang nais ni Konsehal Rolando Amurao. Anya, magandang maidagdag ito para hindi na kailangan maglakad ng mga estudyante at iba pang pasahero mula sa Manalo Street papuntang Rizal Avenue. Ang intensyon natin diyan, ma-decongest natin yung Rizal Avenue, mabawasan natin yung sasakyan diyan. Napakalaking kabawasan sa Rizal Avenue kung yung mga estudyante ng mga nasabi kong eskwelahan ay hindi na maglalakad papunta rin sa Rizal Avenue at doon pa sasakay. Ang nais pa ng konsehal, ang may ruta na mula sa Malvar ay lalabas ng Rizal Avenue habang ang sa Rizal Avenue ay dadaan sa Manalo. At lalabas ito sa Fernandez Street diretso ng Junction 1. May suwestyon na maaari pasan ng dumiretso ng Bangkaw-Bangkaw ang mga sasakyan, pero malabo na raw itong mangyari. Bawa, papunta ka ng Tinigiban, sumakay ka rito sa Manalo, iikot ka pa roon ng old airport, so dadagdag yung haba nung tinakbo mo, dadagdag yung pamasahe mo. Kaya ang balak namin, dito na rin sa Fernandez paanuhin. Palabasin papuntang north or south ng ating siyudad. Sa napag-usapan, sinabi ng City Traffic na ang may ruta ng PSU City Hall lamang daw ang dadaan sa Manalo. Pero kung ang mga operator nito ang tatanungin, nakikita nila na baka wala rin pasaherong sasakay sa kanila kung sa Manalo sila dadaan. At talagang matumal. Kung mayroon pang mas malala sa matumal, doon kami. Saan ka nakita
may karga ka papunta doon. Pag-akyat mo, wala. Ayang krudo kamahal. Gayunman, nilinaw ni Consel Amurao na lahat ng rekomendasyon ay mapag-uusapan naman sa komite. Oras na isa lang ito. Ardy Cabrestante, ABS-CBN News. Napabahala po ngayon ng mga driver ng UV Express dahil pinapayagan daw po sa loob ng terminal ang mga gabay sa turismo maging ang mga kolorum na van. Nagpapatrol sa Lynette Lawatruz. Matagal na raw namumroblema si Mang Diosdado at mga kasamahang UV Express driver sa terminal ng San Jose. Sa halip daw kasi na mga UV Express van lang ang pinapayagang pumick up ng pasahero sa terminal, ngayon ay kasalo na nila ang gabay sa turismo vans. Ang gabay sa turismo, siyempre sa salita mismo, ay pang-turista lang ito. So hindi sila dapat nag-pick up ng ulo-ulo. Kung hindi, dapat sila ay for hire lang. Kung tutuusin daw kasi, ay nasa 200 lang ang prangkisadong van na dapat pinapayagan sa terminal. Pero ngayon, nasa 800 gabay sa turismo vans ang nadagdag sa kanila, pati na ang mga kolorum. Medyo kung sasabihin natin sa fair competition practice, unfair. Dahil ang UV Express ang may... parang may pahintulot, may authority na mag-pick up ng pasahero sa terminal. Aminado ang pamunuan ng Puerto Princesa Land Transport Terminal na pinapayagan nilang pumasok ang mga gabay sa turismo at kolorum ng mga van sa terminal. Pero depensa nito, minana lang ang ganitong sistema, bagay na mahirap umanong baguhin. Una, 300 lang ang van na binigyan ng prangkisa. Kapag pinatigil ang mga gabay at kolorum, maaari raw maapektuhan ang mga pasahero. At kung hindi papayagan ang mga gabay at kolorum, gagawa at gagawa rin daw ng paraan para makabiyahe. Sabihin na natin ma-maximize na natin yung 300. Makikater niya lahat ng pasahero for the whole province of Palawan. Makikater niya. Isasacrifice mo yung economy ng mga yan, ng mga munisipyo na nangangailangan ng transportasyon, sasacrifice mo. Economy ng Puerto Princesa, mag-aakat sila ng ano nila, isasacrifice mo. Ang dapat daw na maging solusyon dito ay magbigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng karagdagang prangkisa. Very reason kaya kumuha ng gabay franchise yung ano, kasi walang UV franchise. Pero if you ask those persons, those operators, na ano nila, kasi nag-a-apply sila eh. Ano po sabi ng LTFRB? Ayan nga ang sagot ng LTFRB, Land Transport Route Plan. Sa ngayon, pinaplansya na ng city government ang Local Public Transport Route Plan at ito umano ang ipapasa nila sa LTFRB at posibleng maging solusyon sa problema ng mga UV Express. Po, ito na rin po yung magbibigay ng authority sa ating sanggunian na magbigay ng endorsement sa atin pong LTFRB para makapag-issue sila ng franchise doon sa mga appliance. Umaasa naman ang mga van driver na magiging maayos at sistematiko ang pulisiya sa terminal nang sa gayon ay patas ang pagpila at trabaho. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. Nababahala po ngayon ng ilang motorista na baka magdulot ng aksidente ang mga traffic signages sa gitna mismo ng Rizal Avenue. Nagpapatrol si Ari Cabristante. Ipinarating ng isang concerned citizen ang pagkabahala nito sa inilagay ng mga signages sa Rizal Avenue. Wala naman daw problema sa paglalagay nito. Pero dahil masikip ang kalsada at nasa gitna ang mga signages, baka raw magdulot pa ito ng aksidente. Dagdag pa nito, kahit may signage na ay hindi rin naman daw ito nasusunod. Paliwanag ng city traffic, ilang signages lamang naman daw ang kanilang iniwan sa gitna at ito ay ang mga nasa kanto lamang ng bawat intersection. Marami kasi mga motorista ang hindi pa rin daw sumusunod, lalo na pagdating sa no U-turn at left turn sa Rizal Avenue. Inoobserban rin naman daw nila ang mga nasa gitna kung aalisin o hindi. Pero paglilinaw nila na may mga signages sila na nakalagay sa mga gilid ng kalsada. Ilan lang yung iniwan namin, yung mga malalapit sa kanto. Pero karamihan nasa gilid na siya. And mataas kasi yan,
So hindi namin nakakakitaan at saka makitid lang naman siya. And pag nasa kanto ka kasi, wala ka namang speed dyan, lalo na nasa traffic lights ka. So hindi, tansya namin, hindi nang makakasagabal. Pero pag nakita natin permisyo yan, eh wala tayong magagawa kundi ilagay lang talaga yan sa gilid. Doon sa makikita rin naman ng ating mga motorista. Dagdag nito, marami daw talagang pasaway na motorista. Pero hindi naman daw nangangahulugan na hindi sila nanguhuli. Sa katunayan, inaasahan nila na bago matapos ang buwan ay tataas ang bilang ng mga U-turn violators. Makikita mo yan ngayon, Arlie, siguro sa aming ano ngayon, sa accomplishment report namin. Makikita nyo yan, tataas yung ano ng U-turn natin. And of course, meron din tayong mga ibang kalye like Malvar Street na nakikita natin nagkakasikipan na rin. Magkakaroon din tayo ng mga ilang areas doon, siguro hindi lang siya buong Malvar Street, na pagbabawal na rin natin yung U-turn. Pakiusap rin nila sa mga motorista na ang mga signages ay dapat sundin. Arlie Cabrestante, ABS-CBN News. Ipinapanukala po ngayon sa Puerto Princesa City Council na i-regulate ang mga language learning center dito po sa Puerto Princesa. Nagpapatrol si Diane Lam. Tinalakay kahapon sa Puerto Princesa City Council ang pag-regulate sa mga language learning center sa lungsod. Inireklamo noon ng City Peso sa City Council na sa dami ng mga learning center ngayon sa lungsod ay isa lang ang may kumpletong papeles. Nababahala rin sila sa tila misleading ng mga advertisement ng mga naturang learning center. Tila pag nagiging recruitment center dahil sa kanilang mga advertisement na nilalagay doon sa online advertisement nila, maging sa mga leaflets nila, assured job in Korea with certain salary such as ganyan. Kaya nais ng panukalang ordinansa na mabantayan ang nilalabas na advertisement at commercial ng mga learning centers na ito. Nagkakaroon ng pagkakamaling pag-aakala at kaisipan, misleading po kasi yung kanilang advertisement na hindi naman po dapat na mangyari. Gayunman, hindi pa nakapagbigay ng opinyon ng ibang mga kunsihal ukol sa panukala dahil wala pang nabigay sa kanila na kopya ng panukalang ordinansa. As much as this representation wanted to ask questions, but we don't have a copy of the draft ordinance we have been doing for purposes of discussion during the second reading. Sa huli, napagkasundoan na aprubahan na ito sa ikalawang pagbasa. Pero muli itong tatalakayin ng konseho bago magdesisyon kung aaprubahan ito sa ikatlong pagbasa. Diana Lat, ABS-CBN News. Asahan raw po ang maliwanas na panahon hanggang ngayong weekend. Ulat panahon sa pagpapatrol ni Arlie Cabrestante. Mainit hanggang sa maalinsangan ang panahong umiral sa Palawan. Ayon sa PAGASA, ganito pa rin ang aasahan hanggang sa weekend. May mga pag-ulan naman na mararanasan sa Balabac habang isolated rain showers sa mga munisipyo sa norte dulot ng epekto ng tail end of cold front. Pero itong ating pong syudad hanggang sa Hilaga ay talagang magiging bahagyang maulap po lamang yan. Although mayroon din mga isolated na mga passing light rains dito po sa may Calamianes dahil sa lumulusot na tail end of cold front, yung diffuse tail end of cold front dito po sa silang bahagi ng Southern Luzon ay tumatawid. Pero hanggang yun nga, doon lang po yan sa Calamianes. Hindi naman direktang tumatama ngayon sa Palawan ang amihan dahil sa direksyon nito na nagmumula pa sa silangan. Kaya't naaantala ang dapat na paglamig ng panahon. Atin pong amihan ay medyo may pihit ng medyo malayo dito po sa karagatan ng Pasipiko. Kaya modified na modified yung ating medyo naging paglamig ay nitong Miyerkules lamang. Inaasahan naman na sa Linggo ay hihina ang habagat at mas magiging maalinsangan ang panahon. Arlie Cabrestante, ABS-CBN News. Dilin
Sino po ngayon ng Puerto Princesa City Council na may karapatan ang pamunuan ng Puerto Princesa City Fishport na makialam dito sa binakod na lupa sa Barangay Matahimik? Nagpapatrol, Lynette La Cruz. Hindi pa rin natatapos ang usapin sa lupang binakod sa Barangay Matahimik ng hindi nakilalang mga individual. Humingi umano ng paliwanag sa konseho ang pamunuan ng Barangay Matahimik kung may karapatan nga bang makialam ang namumuno sa fishport sa nasabing usapin. Paglilinaw ni Konsehal Victor Oliveros, maaaring gumalaw ang namumuno sa City Fishport dahil may kapangyarihan na ibinigay sa kanya, lalo pat ang lupang pinoprotektahan ay reclaimed ng city government. Ito rin ang pagtatayuan ng sewage treatment plant ng lungsod. Executive Assistant 4 yan siya. Ngayon, ang mga direktiba na nagmumula sa ating punong lungsod ay kanyang sinusunod. At bilang siya ang nandoon sa may immediate vicinity, ay siya ang gumaganap at siya ang natatawag ng ating punong lungsod upang mabigyan ng mga direktiba. Mas dapat din daw na binibigyang halaga ang pangangailangan ng Estado. Ito man ay nirepresenta ng nasyonal o maging ng ating local government unit. Sapagkat pagka ganito ang tema, mas marami ang pangangailangan, mas malaki ang kapakinabangan na ibinibigay ng mga proyektong pinapa-implemento o implementa ng ating pamalaan. Dahil kung titingnan, ang STP umano ang isa sa pinakakailangan ng lungsod sa ngayon. Katunayan, pinag-aaralan na rin ang pagtatayo ng STP sa ibang barangay. Una na rin namang sinabi ng City Legal Office na walang karapatan ang barangay na magbigay ng certification para sa fencing permit. Lynette De La Cruz, ABS-CBN News. Ngayon pong kaliwat kanan ng mga party, alamin po natin ng presyo ng karne sa ating pamilihang bayan. Presyo ngayon sa pagpapatrol ni Diane Lat. Hindi pa rin nagbabago ang presyo ng karne sa ngayon. Ayon kay Aling Chat, mula noong Hunyo, hindi tumataas at hindi rin bumababa ang presyo. Katulad pa rin naman ng dati, hindi naman tumataas ang presyo na lalo na sa baboy. Pero nababahala si Juvie na kapag papalapit na ang paghahanda ng Noche Buena, ay baka naman tumaas na ang presyo. Sigurado kasi usually naman ganun yung nangyayari. Nag-increase siya minsan 10 to 15, ganyan yung taas niya. Ganun pa din. Hindi magbabago. Kasi mura rin naman ang kuha namin ng baboy ngayon. Nasa 100 pesos per kilo lang. Sa ngayon, mabibili ang buto-buto na karneng baboy sa presyong 170 hanggang 180 pesos kada kilo. 200 pesos naman ang kada kilo ng pigi. 170 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng pata. Pare-pareho namang 190 hanggang 200 pesos ang presyo ng pork chop, balikat, liempo, ribs at punta picho. 170 pesos ang kada kilo ng maskara, 150 pesos ang kada kilo ng ulo, 120 pesos ang kada kilo ng tripilya, at 50 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng bituka. Sa baka naman, mabibili ang laman sa presyong 350 pesos ang kada kilo, 230 hanggang 240 pesos ang kada kilo ng buto-buto, 230 pesos ang presyo ng buntot, 240 pesos ang kada kilo ng bulalo, 120 pesos ang kada kilo ng soup number 5, 150 pesos naman ang kada kilo ng laman loob, 120 pesos ang kada kilo ng paa, at 230 pesos ang kada kilo ng dila. Habang mabibili naman ang buong manok sa presyong 150 hanggang 160 pesos, 160 pesos naman ang kada kilo ng mga choice cut, 200 pesos ang kada kilo ng atay, at 100 pesos ang kada kilo ng paa. Diana Lat, ABS-CBN News. Kapamilyalamin naman po natin kung ano sa salitang kuyunon ang dadaan at titigil. Yan po ating homework sa pagpapatrol ni Lynette La Cruz. Araw-araw na bumibiyahe ang mga sasakyan, iba't ibang ruta, iba't ibang pakay, pero karamihan ay dadaan lang din, pansamantalang titigil at muling bibiyahe, lalo na ang mga namamasada. Ano naman sa salitang kuyunon ang dadaan at titigil? Agyan. Ayong titigil. Panari. Ano sa kuyunon ang dadaan? Magi. Ayong titigil.
Hindi ko na matandaan. Sa salitang kuyunuan, ang dadaan ay malubas o magi. Ang titigil ay mapanari o matadeng. Ministira ng driver, magpanari. Magpanari. Sa among biyahe, durong lugar ngayong lilubas-lubasan. Ang iba, munisipyo, kataman, baryo. Kapamilya, abangan ang iba pang salitang kuyunuan na ating pag-aaralan sa homework. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. Kapamilya, 11 araw na lamang po at Pasko na. At yan ang kabuuan ng mga balitang nakarap sa aming mas malawak na pagpapatuloy. Sa ating malasakit sa bayan, bumersa ang magtutulungan. Ako po si Jay Zabanal at kami ang yung mga patrol ng Pilipino hanggang sa Lunes. Matapang salamat, Igmay Ngapon, Palawan.